Hoy, Gabriel, entrata. Kapal na mukha mo. Sabi mo sa akin, pangalawa lang akong babae mo. Yun pala. Pito kami. Lahat yun, may anak ka. Lahat yun, binuntisan mo lang. Hindi ka nag-suporta sa mga anak mo. Kapal na mukha mo. Sir Rapi, sana po matulungan niyo po ako na mabigyan ng leksyon po yung taong na yan para hindi po makapanloko na po ng ibang babae. Si Nyolinda Garzula, 34 years old po siya. Ang kanyang inireklamo ay si Gabriel Entrata. Etong si Gabriel ang sinasabing engineer. Sa sobrang dami niyang mga nabiktima, pito na ata, abay lahat ay nag-aabol na. At sabi nitong si engineer Gabriel, siya raw po ay mayaman. At dahil mayaman at pogi, eh maraming na humaling sa kanya. Ang resulta, nabubuntis yung kanyang mga napaibig na mga kababaihan. Kaya, mga girls, baka kayo po maging next. Gusto niyo ho ba maging boyfriend nito? Pakita natin mukha niya. Yan. Yan ba ang tipong iibigin niyo o lapit agad yung dalawang dancers? Ayan. Ayan po siya, si Gabriel Entrata. Kayo ba'y payag na maging boyfriend nito? Sige na, mga keyboard warrior, mga girls, maanakan kayo. Sinong gusto maging pangwalo, pangsyam? Mag-apply na sa kanya. I'm making sound like a joke kasi po sa totoo lang, inis na po. Isa ako sa inis na dito sa lalaking to. Ang totoo po, hindi siya engineer. Siya po isang SG at mabunga nga lang. Mabilis siya sa bukadilla. Ito yung mga dancer natin. Alika kayo dalawa, alika. Kayo dalawa, alika rito. Sige. Pakita natin picture, ha? Ah, okay. Yan. Sa tingin nyo ba kayo ba'y may in love dyan? Ako hindi. Ako ayaw. Saan matawa kayo? Yung ngiwi kasi niya natatawa. Yung ngiwi kasi niya yung naka, ano eh. Naka? Side yung smile. Side yung isang, smile? Isang side lang po. Oh, eh pito na ang napaibig niya. Sana all. Sana all? Anong pinagkaiba ng pito na napaibig niya sa inyong dalawa? Ano sa palagay niyo? Baka ano, hindi lang po kami mabilis mauto. Ano kayang ginawa niyo? Ibig sabihin, wag naman mabilis mauto. Siguro mas baka masakta naman yung iba. Siguro, hindi kayo basta-basta nabubola. Nabubola. Oo. At hindi basta-basta kayo nagpapaniwala sa mga ganong klaseng itsura. Oo. Gwapo ba, hindi? Baka mabait idol. Baka hindi nga eh. Ay, parang hindi nga eh. Kasi ang dami sinabay-sabay. Hindi siya loyal. Ayoko nang di loyal eh. Hindi loyal. Pito so far. Pwedeng pang walo ka, pang siyam siya. Ay, hindi ko po. Hindi ko po pinangarap. Okay, very good. Okay na, girl. So, anong mensahe mo muna sa lahat ng kababaihan? Ayan, maging mapanigurado kayo. Dapat alam niyo yung worth niyo. Hindi kayo dapat nagpapabola basta-basta sa mga boys. Oh, ikaw naman. Huwag kayong masyadong magmadali dahil doon kayo minsan madalas magkamali. Nagka-rhyme pa? Oo. Okay. Oo nga. Oh, sige. Thank you, girls. Thank you sa inyo. Yuki and Yuri. Ayan. Okay. Umpisa natin si Ma'am Nyolinda Garzula. Ma'am Nyolinda, good morning po. Good morning po, Sir Rapi. At nakastambay na rin po si Ma'am Alisa. Okay. Ma'am. Yes po. Paano niyo po nakilala itong si Gabriel? Sa group chat po. Group chat. Yes po, na pagmamay-ari ko din po. Okay. So, paano kayo na nagka-developan hanggang sa nagkaroon kayo ng relasyon? Nung una po kasi, sir, is yung pakilala niyo sa akin is single father, dalawang anak po. Okay. Tapos yun din po yung sinabi ko sa kanya, single mother po ako, dalawang anak din po. Okay. Tapos yun po, ang dami po niyang sinasabi kasi, sir, sa akin na kiso... Ando po siya, sa Kristan po daw siya. Sa Kristan? Simbahan daw. Oh, yes po, laking simbahan daw po siya. Ah, okay, religious so, siya. Okay. Opo, opo. Kumbaga, doon pa lang po, parang ang laki na po ng tiwala ko sa kanya. Kasi sa simbahan na po siya eh. Kumbaga, may takot na po siya sa Diyos. Okay. At ano pong sinabi niyang trabaho niya sa inyo? Nung una po, ang sinabi po sa akin ng trabaho niya is chef po. Yung tagaluto po sa restaurant, sir. Chef! Chef! Yes po. Yes okay. po, sir. Alright. Yun po yung pakilala niya sa akin. Then, hindi po siya umamin sa akin na yun. Ang trabaho niya po is isang security guard. Okay. Yung lolo na lang po niya ang hindi naman po sinabi sa akin na okay. security. Kumbaga, nadulas po yung lolo niya na okay. ganito po. Yung trabaho. Hindi, opo. Kasi sa ibang babae, sinabi niya engineer siya. But anyway, so nung sinabi niya chef siya, tapos sa Krista simbahan, nahulog na yung loob mo at nakita po kayo.
Yes po, nakita po kami. Sinamahan po niya ako dun sa agency na pinupuntahan ko po. Kasi mag-abroad po sana ako, sir eh. Okay. So, paano nangyari kayo po ay nabuntis? Ano po, pumunta po siya dito sa Bulacan. Kinausap po niya yung pamilya ko po, yung tita ko, tito ko, mga pinsan ko po. Na sobrang tamis po magsalita po niya, sir. As in, makukuha mo talaga yung loob. Dahil nga, okay. Yun nga, sabi niya, may takot po siya sa Diyos. Okay, sige. Ma'am, ang tanong ko, yes, Ma'am Yolinda. Yes po, sir. Nagkaanak po ba kayo sa kanya? Ito po, sir. Buntis po ako ngayon ng 3 months po. Sa kanya? So, yes okay. po, sir. Nako po. Okay. Opo. So ngayon, ma'am, nagtatago na siya? Hindi ko po alam kung nagtatago na po siya, pero ang dami na po kasi niyang dahilan, sir, eh. Na, kaso, kailangan daw po ipa-DNA test ko na po yung bata kung sa kanya daw po. Tapos may sinabi pa po siya sa akin, sir, ipa-drug test daw po ako. Drug test? Yes po, sir. Bakit daw? Ba't nagdududa siya na gumagamit kayo? Hindi po, sir. Dahil po payat po ako, sir. Dahil may sakit po akong tuberculosis po, sir. Nako. Mag-abroad po sana ako, sir, eh. Okay. Yun nga lang po kasi nakitaan ako sa x-ray ko na yun nga po may tuberculosis po ako. Okay, okay. Tapos yun po siguro yung sinasabi niya na siguro kailangan ipa-drug test dahil payat nga po ako. Okay. Malayo po yung meron po kayong tuberculosis versus kayo po ay nagda-drug. Nagda-drug po, opo. Opo. Po. Ngayon, ma'am, hindi niyo na po siya nakukontak. Nakukontak pa naman po siya. Yun nga lang po, ang sabi niya nga po kasi ayaw niya magpaka-ama dahil nga hindi po siya sigurado na sa kanya to po. Okay, sige po. Sunod naman, kausapin natin pangalawang biktima. Ma'am Eliza. Hello po, good morning. Okay, kayo naman po, paano nyo nakilala itong si Gabriel? Naging katrabaho ko po yan sa department store. Okay, ano pong trabaho niya doon sa department store at that time? Sales clerk po. Sales clerk, kayo naman po? Ganun din po, sales clerk din po. Parang sales clerk. And then, nagkaroon ka ng relasyon? Mm-hmm. Hanggang sa kayo po ay nagkaanak din? Opo. Okay. At sinabi rin niya po ba sa inyo na siya po ay sakristan? Opo, may kwento niya po sa akin yung okay. Laking simbahan nga daw po sila. Laking simbahan. Kaya tulad kanina ni Ma'am Yolinda, eh nagkaroon ka ng tiwala dahil maka-Diyos. Okay. Ngayon po ma'am, hindi na kayo kinakausap nitong si Gabriel. Hindi na po. Meron kasi sa mga ibang babae, pakilala niya engineer. Sa inyo po ma'am, katrabaho mo, so hindi niya kailan pa magyabang. At yung sa isa naman, sinabi niya chef. Okay, si Rhea naman. Rhea. Well, sir. Naging girlfriend din po kayo ni Gabriel. Yes po, sir. Ang sabi po niya sa akin is, pangatlo po niya ako. Oh, sinabi niya pangatlo ka, pero ba't ka pumatol pa rin? Eh, kung sinabi niya pangatlo ka lang. Eh, buntis na po ako nun, sir. Eh, yung sinabi niya sa akin na ganun. Okay. Uli na po nung magsabi sa amin. Oh, paano niyo po nakilala ito? At anong pakilala niya sa inyo? Ang pakilala niya po sa amin nun is, engineer daw siya. Tapos, meron daw po siyang bahay sa isang sabi. At nagtatrabaho po daw siya sa isang office. Aha, okay. Pero saan mo siya nakilala, ma'am? Sa social media? Yes po, dun po sa social media, sa mga group po ng mga, kasi sa solo parent po. Sa solo parent. Ano po nagustuhan niyo po dito kay Gabriel? Pakitang tao po yung talagang parang bait-bait kasi daw sa Kristan, ganyan-ganyan. Nakuha niya din po yung loob ng magulang ko nung pumunta siya sa amin. So palagi sinasamahan yung salitang word na sa Kristan tuwing siya ay magpapakilala para yes, mahulog po, ang loob? Yes po, sir. Okay. Siguro tinatandyan niyo muna na kayo po ay katoliko. Kasi pag hindi katoliko, ibang reliyon, so what kung sa Kristan ka? Diba? So nananantya rin siguro ito. Okay. So kayo rin po ay nabuntis nitong si Gabriel? Yes po. Dalawa pong anak niya sa akin. Bale, 2 years old pa lang po yung bunso ko ngayon. At ngayon po, ma'am, hindi niyo siya nakakausap? Hindi na po. Nung sinabi niya pangatlo ka, sa kanya nasabi yon nung buntis ka na? Opo. Saka nung buntis na po ako, nung nagsasama na kami, meron pa pong isa noon na nakausap ko na nabuntis niya, nakasabay ko pa. At sino po yon? Si Ina Murata po. Ina? Iba naman yun, pang-apat yun. Nandiyan ba si Ina? Iba pa yun, sir. Ano sabi naman po sa inyo ni Ina, paano niyo nakilala itong si Gabriel? Bale, pinagsabay niya ata kami sa office mate daw niya. Okay. Tapos, yung nabuntis yung babae. Tapos nalaman nung babae na pumunta siya sa amin, sa probinsya namin sa Cagayan. Tapos kinausap ako ng babae noon na huwag kang mag-alala, hindi ako maghahabol kasi papalaglag ko tong bata, sabi niya po sa akin. So it means nagpalaglag po yun at hindi ko na po siya na-contact kasi blinak niya po ako. Alright.
Sinong gumagastos kapag nagde-date po kayo nitong si Gabriel? Nako, minsan po siya, pero mas madalas po talaga babaeng naggagastos. Kasi mautak yan eh. Kunwari magyayaya, tapos mamaya sasabihin, ikaw muna magbabayad, ganun. Ganun yung style niya. Nako, lalo po na pag alam niya pong sahod mo. Oh, pag sahod mo na, ikaw muna, sasabihin niya magbayad. Taya mo ka muna. Pag alam niya pong basahod ko, magyayaya yan. Sabi niya, gastos niya. Pag bayaran na, sasabihin niya sa'yo na ikaw muna. Wow! Naisaan po kayo? Opo. Hindi kayo nakalata doon. Sana sinabi mo, ikaw nagyayaya din. Oh. So, anong nangyari, ma'am? So, in the end, napipilitan kang gumastos? Opo, ganun po. Oh, pero hindi niyo siya sinisingil o hindi kayo nakalata? Teka muna, ikaw nagyaya sa akin dito. May lagi po kaming nag-aaway nun dahil sa ganyang style niya. Ibig sabihin, na-style lang kayo? Opo. Okay. At tulad po ng mga iba, ngayon po ma'am, matapos kayo mabuntis, wala na, nagtatago na siya. Mahirap na siya makontak. Yes po, sir. Okay. Nasa linyang telepono si Alan Arcilla, Operations Officer ng Skyhawk Security Services Incorporated. Sir Alan. Yes, sir. Good morning po, Sir Rabi. Nandiyan pa rin ba sa inyo, nagtatrabaho bilang SEC Pogi? Actually, sir, naka-ano po siya ngayon eh. Hindi po siya nakapasok dahil may sakit po siya. Oh. Pero pina-subtest naman siya, negative naman. Pero bibigyan po namin siya ng schedule ng pasok. Oh. Eh, yun po. Yun yung status niya ngayon sa amin. Eh, ang request ko po sa inyo, sir, kung maaari lamang. Apo. Eh, wag niyo na siguro bigyan ng duty. Sige po, sir. Iyano ko po sa, ano, sa management, sir. Kasi nakita niyo naman po, sir. Ang dami niyo naman naloko. Actually, ngayon lang namin nalaman, sir, eh. O, di ba, sir? Opo, nagulat nga rin kami. Pang ano, eh. Kakaiba, eh. Pito na po ang naloko nito. Kayo, sir. Kumusta naman kayo? Ah, okay naman, sir. Wala naman po kong problema sa pag-ibig. Ah, okay, okay. Kako, baka mamaya nang gagaya lang to sa mga amo niya dyan sa agency. Ay, hindi, sir. Bawal po sa amin yun, sir. Bawal? Nasa doktrina po namin yan. Kasi dito sa kanya, kung meron sa seaman, girl in every port, ito naman siya kanya, girl in every assignment. Girl in every assignment, ako po. Oh. Nakakagulat yan, sir, kung pito po, kakaiba yan. Ngayon lang namin nalaman yan, sir. At ang sabi nga po niya dito sa amin, binata siya sa ngayon sa kanyang record. Okay. So, sir, mapapanood dito ngayon. Ano po mensahe niyo sa kanya dito kay Pogi? Ayusin niyang buhay niya, sir. Mahirap yung ganyan. Baka makasuhan sa dyan. Hindi, talagang makakasuhan po siya. Ipakukulong po namin siya. Dahil lahat itong mga girls na kanya pong binuntis, niloko niya. Tapos ngayon... Pito pala yan, idol, ano? Pito. Okay. Although, hindi siya pwede makasuhan ng bigamy dahil wala naman siyang pinakasalan kahit kanino sa kanila. However, sa Bausi, dahil hindi niya sinusuportahan yung mga mga bata. Violation against women. Oh, against women and children. So for now, sir, huwag niyo na po siyang bigyan ng trabaho. Ah, sige po. Sasangguni ko po sa management. Makasigurado po kayo, sir. Opo, kasi pag wala po siyang trabaho, di wala po siyang pangyabang. Opo, opo. Wala po siyang pamporma. Kasi sa umpisa, ganun yung mga manlulokong lalaki. Una, gagastos muna, papain. And then later on, yung mga babae ng paggagastusin niya. Okay, sir? Okay. Sige sir, ako kontakin po namin, nasabihin ko po na nakausap kayo in through phone para makipag-coordinate po siya dyan. Okay, sige po. Mabigyan po niya ng pansin yung mga reklamo sa kanya, sir. Ganito na lang po maitutulong niyo sa amin, sir. Ibibigay niyo po sa amin off-air yung complete details about him. Yes, sir. Opo, opo. Na para doon po namin ipapadala yung subpoena. Sige po. Kasi sige po, idedemanda siya, di ba? So, kailanganin po namin ng korte, ng address kung saan ipapadala yung subpoena. Apo, apo, apo. Okay, para hindi niya masabi na, oy, hindi ko natanggap yung subpoena. Well, natanggap mo kasi yung address na binigay mo sa agency, doon namin ipinadala yung subpoena. Yun ang binigay naming address sa korte. Apo, apo. Di po ba? Okay? Apo, apo, apo. Salamat po, Sir Alan. Sige po, Sir Rapi. Magandang umaga po, Sir Alan. Mga ma'am. Yes okay po, sir. Magdidemanda na lang po tayo ng sa Bausi. Yes po, sir. Okay, pakulong na lang natin po ito. Apo, pakulong na lang po. Ayun, sige po. Sa wakas. Sa wakas, kita mo. Scandal ulit, talaga dito ang dalawa. Dito, para may matutunan. Okay. Ngayon, yung style na yayain kayo sa kain, merienda o dinner, and then kayong pababayarin, anong gagawin nyo kapag nangyari yon? Kunyari, niyaya kayo ng isang lalaki na date tayo. Apo. Tapos pagdating sa bayaran, kaya yung pinababayad. Nangyari ba sa inyo yun? Hindi pa naman. Nangyari pero yan? Siguro kung mangyari sa akin, yun idol. Ano gagawin nyo? Magbabayad ako pero hindi na siya makakaulit sa akin.
Good answer. Sa'yo? Oh, baka ganun na lang din. Di na? Hindi na makakaulit. Okay, very good, very good. Okay, sige, thank you. Sige po, Ma'am Nolinda Garzula, Ma'am Eliza, Ma'am Rhea. Sige po, sabay-sabay po. Huwag niyo ibabaw ang telepono. Sabay-sabay hook kayo. Sasamahan namin. Pati yung apat pang biktima para mag-file ng kasong Bausi at matagal-tagal din sa kulungan to. Okay? Opo. Salamat Opo, po, mama. Salamat po. Okay. Salamat din po. The reason kailangan natin picture na yan dahil kapag makita niyo sa kalye yan o maniligo sa inyo, naka-shades. Ah, ganun itsura niya pag naka-shades. Okay, di ba? Next picture. Oh, yan naman. Pag wala siyang sombrero, yan itsura niya. Medyo receding na yung kanyang hairline. Okay? At nakasalamin. Next. Oh, ayan. Walang shades. Ayan. Sandali, kayong dalawa. Halika dito. Okay. Kayong dalawa. Okay. Okay. Yan. Bakit kayo tumatawa? Love is blind po talaga. Parang nananakot, idol. Nananakot? Yung itsura. Hindi niyo magugustuhan yung mga ganon? Hindi. Okay, sige. Thank you. Thank you. Okay na. So, pakita natin picture. Pito nang naloko nito eh. Parang hindi siya makawalo. Oh, yan. Pag nakaano naman siya, nakasombrero na binabaliktad yung kanyang cap. Ganun naman itsura niya. Oh, di ba? Okay na. Yan yung sinasabi ko. Para matulungan natin yung mga kababaihan na kahit na anong klaseng form ang gagawin mo, nakita ka na namin sa Idol in Action, hindi na kami magpapabola sa inyo.